Mga dudes, ang inyo senior na vlogger, Rick Rick. At ngayon po ay samahan niyo muli ako magluto ng isa na naman po simpleng lutuin na tinatawag nating hamonadong pata. Wala po itong pagkakaiba sa original na hamonado ng taytay at napakasimple lamang po ng ingredients at madaling lutuin. Tara! Luto tayo. Okay po mga dudes, yan po. Meron po tayo dito 1 kilo na pata. Inugasan na po natin. Nabili po natin yan sa grocery. Ganyan po ang slice na ginawa nila. Pinapatulok po yan. At mamaya ay imamarinade natin ito sa 1/2 cup na sugar at asin. Asin na naaayon sa inyong panlasa. Meron po tayong pineapple juice na 530 ml. Ayan po. Meron po tayong cheese. Meron po tayong pineapple tidbits. Meron po tayong 3 pirasong hotdog. 1 clove or 1 buo na garlic. 2 pieces small size na onion. At gagamit po tayo ng 1 tablespoon na soy sauce. Nasabi ko na po ba, meron po tayong 3 pirasong hotdog. At mamaya, pagkatapos natin i-prepare, ay iluluto na po natin ang ating hamonadong pata. Meanwhile, imamarinate na po natin yung ating pata. Okay po mga dudes, ngayon po ay sisimulan natin ang pagmamarinade ng ating pata. Yung pong ating 1/2 cup na sugar ay nilagyan ko lang po ng mga kalahating kutsarita na asin or mahigit. Dahil po yung tamis at yung alat ay lagi kong sinasabi ay naaayos sa inyong panlasa. Okay? Ganyan po ang ating ginagawang pagmamarinade. Ayan. Lagi po natin siguraduhin na ang ating mga kamay ay malinis. Ganyan po, para pantay po ang pagmamarinade natin. Ayan, tsaka po natin babalibalik na rin. Ayan, mga hayaan po natin yan ng mga 1 oras. At mamaya po, after 1 hour, ay sisimulan na po natin ang pagluluto natin ng hamonado pata or pata hamonado. Okay? Kung mas magaling po, kung overnight nyo po yan na imamarinate. Meanwhile, hanggang nagmamarinate po tayo, ipiprepare na po natin yung ating mga ingredients. Okay po mga dudes, yan po at magpainit na tayo ng ating salangan. Ayan, nilagyan na po rin natin ng konting mantika para sa ating paggigisa ng ating bawang at sibuyas. O, ilagay na po natin yung ating bawang na ginaya. Bawang-bawang, halo-halo. At lagay na po natin yung ating sibuyas.
po, ilalagay na natin yung ating minarinade na pata. Ayan. Ayan. Kung may narinade kayong uugong, dahil po, ayan po, ay sinabayan ko po ng pagsasalang sa ating washing machine. Ayan, yung po ating pinagmarinade, nilagyan ko po ng mga 1 cup na tubig. Ayan. Para po sa unang pagpapakulo. Hintayin po natin siya na makuluan ng todo, magpantay ang kulay, bago po natin lagyan ng pineapple juice. Takpan po muna natin. Okay po mga dudes, tignan na po natin. Ayan po, at nagkukuluan na. Pantay na po yung, medyo pumuti na po yung ating po, yung ating pata. Ayan. Ilalagay na po natin yung ating pineapple juice. Ayan. At hayaan po natin sa mahinang apoy. At dyan na po, lalambot yung ating pata. Ilagay na rin po natin yung mga 1 teaspoon na toyo. Maganda po kasi pag may toyo, medyo makintab ang kulay ng ating sarsa. At mamaya lalagyan po natin ng hotdog para medyo mapula-pula po yung ating sauce. Hindi po siya mapula. Okay, antayin po natin siya na kumulo. Okay po mga dudes, after 30 minutes, tingnan na po natin. Every 10 minutes po, binabalik-baliktad ko para magpantay po yung lambot. Yan po, at malambot na. Pero hintayin po natin siya na mag-sarsa. At ilalagyan po natin yung ating cheese. Since quick melt naman po ito, kaya iniwahiwa ko na lang po at matutunaw na po yan. Ilalagay na rin po natin yung ating hotdog. At yung ating tidbits. Yan. Hintayin na po natin siya na maluto ng todo, lumambot at magsarsa na po yung ating hamunadong pata. Okay. Takpan po uli natin. Okay po mga dudes, tignan na po natin. Ayan na po. After mga 40 minutes, ayan na po yung tsura ng ating hamunadong pata. Sandali-sandali na lamang po ito. Mas masarap po yung talagang malambot na malambot yung ating pata. Ayan. Sandali-sandali na lamang po at luto na ang ating hamunadong pata. Tingnan nyo naman po, ang ganda ng kulay, mamula-mula at lumalabas na po talaga yung lasa ng ating pata or yung atas ng ating pata. Sandali na lang po, mga 10 minutes, okay na po ang ating hamunadong pata. Takpan po ulit natin. Kung sa pressure cooker nyo po iniluto mga 25 to 30 minutes, luto na po. Since hindi po tayo gumamit ng pressure cooker, kaya ayan po, medyo matagal. Almost 1 hour ang ating pagpapalambot hanggang sa maluto yung ating pata. Okay po mga dudes, ayan po. At after 1 hour ay luto na ang ating hamunadong pata. Enjoy eating mga dudes!